hindi mo tinanggap ang ating Panginoon nagpagligtas, ang hirap unawain ng ano ang Biblia. Mahirap talaga. Mahirap unawain 'yan. Hindi ko maunawaan. Pero nang tinanggap natin siya, makikita mo magugulat ka bakit parang naunawaan mo na ng lubos. O naunawaan mo na kung ano yung tinutukoy. No, dati nga meron nga nagsabi kay Pastor Nick, may kaibigan siya na isang lawyer. Sabi niya, yung mga batas nga ng ano ng Pilipinas, alam ko eh. Yung Biblia, ano lang 'yan, pag-aralan ko 'yan, gagawa ako ng panibagong ano. Ganun siya dahil matalino siya dahil ano. Pero sigurado ako, naniniwala ako na hindi niya kaya maunawaan kung ano yung sasabi ng Biblia. Hindi niya maunawaan. Kasi ang nagtuturo sa atin kung bakit natin naunawaan ito, ito yung banal na espiritu ang siyang tumutulong sa atin na lubos natin maunawaan ang salita ng Diyos. So kaya nga sabi dito, bago siya maligtas, kahit ang simpleng pangunawa sa mga spiritual na bagay ay imposible. No? Ang hirap unawain eh. At ito yung ngayon sa 1 Corinthians, makikita natin kung bakit mahirap ng unawaan ng isang tao. Na pagpatuloy. Unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 14. Yung tinagalan. Sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. At di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sa lahat ng komplikasyon ng buhay na dala ng kasalanan, matuwa tayo sa bagong kalikasang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Naranasan mo na ba ang muling kapanganakan? Okay. Tanong. Naranasan mo bang muling kapanganakan, Brother Alex? Naranasan mo na? Gusto Charlie. Mo yan? Gusto mo yan? Ano galing hair? Gusto ko yan. Ako, Pastor, Pastor. Mula nung kuwang kasi, yung high school ako, sa blackboard lang namin nababasa yung minimemorize na Genesis, Exodus, Leviticus, yung mga ganun. Nagpasalamat din ako dito sa church. Basta sa, ano, dito nga ako nakakilala. Dito ako nakahawak ng Bible. Dito lang ako nakahawak. Active ako doon sa yung high school ako sa Catholic. Siyempre, youth for Christ leader din ako doon. Pero never ako nakahawak ng Bible. At hirap ako kung saan yung Mateo, ganoon. Kung saan yung Psalms, ganoon. Pero dahil sa spiritual na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa bagong kalikasan, unti-unti yung maunawaan. Maganda, magaling siya, hindi siya maramot magbigay ng karunungan. Yun po, yun ang masasabi. Okay, ang sagot nito ay pansariling ano, no? Pansariling kasagutan. Kung naranasan ba natin yung muling kapanganakan, no? Pero ito ay napakahalagang tanong. Ikaw, Brother Jupiter. Ako. Oo, hindi. Kung pagbabasehan dito. Apo. Kasi, kung aminin ko eh, tapos wala akong pagbabasehan, di ba? Apo. Kung pagbabasehan ko yung mga nasimulaan, masasabi ko hindi. Apo. Kasi, ayaw ko magsinungaling. Apo. Tama. Eh, di pa, hindi ko naman ginagawa. Apo. Okay. Sa patuloy lang. Pagpatuloy lang. Kasi, makikita natin, ang maganda kasi neto. Hindi ko rin kasi alam. Kaya hindi ko rin masabi. Tama ba? Parang word na tanong ng una natin eh. Naligaw. Kaya nga ano eh. Sumusunod lang. Ang kagandahan nito, sinasabi ko nga sa inyo, ang manual na ito ay hindi lang sa bago at saka sa matagal na. Ang maging ang mga pastor nga ay nag-aaral din nito. At saka maging ang bago ay pwede din mag-aral dahil dahan-dahan maunawaan natin discussion at least makikita natin ngayon nga namumulat nga tayo di ba minsan ang akala natin pagiging Kristiyano ay ganto yung pala ito pala yung ano ito pala yung nangyayari no nagkakaroon ng ano maging contradiction pag tama bro okay umano po tayo sa pang-apat, ang impluwensya ng muling kapanganakan.
Okay, ang influensya. Ang influensya ng muling kapangalaman. Oh, gustong bumasan eh. Hindi pa yun na ako. Okay. Okay. Alam na ba siya? Pinagahan na ako na. Ako. Nagahan. Nakaano na. Sabi ni Charlie, akin na to. Hindi na ano eh. Para maka-ready na. Kasi kung maganda. Ang influensya ng muling kapanganakan. Kailangan din natin idiin na dapat palaguin ang bagong kalikasan. Kapag naging tagasunod ni Kristo ang isang tao, totoong may bagong kalikasan sa kanya. Pero nasaan ito? Bakit may ilang Kristiyanong nahihirapang ipakita ang bagong buhay? Tiyak na gusto mong bigkasin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na dati niyang pagkatao, salip ito'y napalitan na ng bago. Okay, anuin ko lang ha, bigyan lang natin ang diin nito ha, 2 Corinthians 5.17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, ito yung kasalanang mana, no, yung kanina nating ano. Salip ito'y napalitan na ng bago. So, ibig sabihin, yung pangunawa natin, yung kaisipan natin, yung minimithi natin at or yung goal natin ay patungkol na sa spiritual. Okay? Sige, pagpatuloy mo. May bago ng pagkatawa isang tunay na tagasunod ni Kristo. Pwedeng matabunan ng bagong pagkatawang ito sa mga lumang gawi. Pag-iisip at kilos, pero nandun yun. Naghihintay na palaguin. Para maging makapangyarihan ang pagkilos ng bagong pagkatao sa ating araw-araw na buhay, kailangan lumago ito at maging matibay. Ito ang dahilan kung bakit tinutukoy sa Biblia ang mga Kristiyano bilang sanggol, binata, dalaga, at matatag. Okay. Diba? Nakita ko kung babasahin po natin ang Biblia, nagsasabi siya ng patungkol sa sanggol, sa binata, sa bata, sa matanda. No, may mga ano pa nga. Ibig sabihin, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi po iyan na nanatili ka lang na sanggol. No, at hindi rin yan na sasabi mo, ay ako matanda na ako. Kuyari, eh, ako ay 60 years old na. Ay, ako matandang Kristiyano na ako. Hindi po yun. Ang tinutukoy dito ay spiritual na bagay. No, yung spiritual na tinutukoy dito na dahan-dahan ang isang tao ay lumalago. No? At tulad ng nasabi dito sa bandang una, sabi niya, may bago ng pagkatao ang isang tunay na tagasunod ni Kristo. Okay, ang isang tagasunod ni Kristo, no? Pwedeng matabunan ang bagong pagkataong ito ng lumang gawi, pag-isip at kilos, pero nandoon iyon, naghihintay na palaguin. Ibig sabihin, sa isang tao, ang lumang kalikasan at ang bagong nilalang, bagong kalikasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano, nagagalit pa ba? Oo, nagagalit yan. Nakakapagmura pa ba? Oo, may nagmumura pa rin. Kasi yun yung lumang kalikasan eh. Pero ang kagandahan kasi, binigyan tayo ng bagong kalikasan ng Panginoon. Ngayon, bakit may isang Kristiyano ba yan? Bakit ganyan ang ugali niyan? No, hindi ko nga alam kung paano mo sabi, ang damot-damot. No, ano ba naman 'yan? Ganto-ganto, ang dami siyang sabi. Bakit ganyan yung ano? Kasi depende yan kung paano yung papaluguin mo, kung sino yung sinusunod mo. No, para ano lang 'yan eh, kung yung luma o yung bago mong kalikasan. Ang tanong lang 'yan eh. Sino ang mananalo? Ang itim na aso o ang puting aso? Mag-iyon yung laging illustration ng ano eh, ng mga pastor eh. Pag nag-away ang